Claro. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. Yo, what's up? Automatic Works. May customer tayo, Mitsubishi, Mirage G4. Manual transmission mga sir. Ang concern ni sir, nanginginig daw yung ano, yung makina. Ramdam daw sa manibela. So ang panginginig, pwedeng spark plug, ignition coil, injector. Pwede rin sa mechanical, engine support. Yan, pwede yun. Sa rad pan, yung ikot ng rad pan pagka magalaw. Yun, isa rin yun. Malakas nguminig yun. Ano pa ba? Wala naman. Sa mga belt, sa mga tensioner, o di kaya sa mga dinadaanan ng belt pag umiikot, pagka nag-ano na siya, tawag nito, gumigaywang na, yun, isa yun, magbibigay ng parang nanginginig, nagda-dragging, okay? So, sa electrical, spark plug, ignition coil, injector, throttle body, hindi, up and down pag throttle body, yung kanyang, eto, up and down yan. Tapos, sa mechanical, engine support, rad pan, yung galaw ng ikot ng blade, tapos yung tensioner, belt, yun, isa yun sa nguminginig. Tingnan natin kasi 3-cylinder to, normal na may nginig to. So, tingnan natin, scan muna natin kung ano makikita natin mga sir. Dito tayo mag-umpisa sa troubleshooting, diagnose and scan muna. Dapat meron tayong makuhang lead. Okay, pag wala, ayan, ayan. Hot function, auto-scan, so DTC stored 0, ayan, wala. Pupunta tayo sa model. Yes, punta tayo sa model, Mitsubishi. Mirage LM. Dito na kagad yun. Wala. Others tayo. Yan. Bilis. Others. Ano year model, sir? 17. Yan. Two-wheel drive. Ano dyan? Yes. Quick test tayo mga sir. Yo mga sir, 100% na ang fault code, ABS, ABS, meter, airbag, tsaka electronic power steering, tatlo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yun ang trouble code nyo mga sir. Basahin natin kung ano yan. Sampo. Yan. Yun mga sir, so ito yung sa meter ni sir. Yan, meter. Ito yung, sir mamaya usap tayo. Sige sir, attention. Yan, tingnan natin, ito yung meter. Yan, punta tayo sa meter, yan. May fault code meter, basahin natin kung ano to. Pero wala naman siyang check engine. Hindi ko nakakita ng check engine, pero dapat makita natin kung ano fault code to. Trouble code, red fault codes, baka nakaka-apekto to. U01, lost engine can time out, tsaka rheostat switch sticking. Oh, bito ah, battery rheostat, picturean mo to sir. Ayan ah, rheostat switch sticking. Okay, baka sa panginginig. I-clear ko to. Ayan. Sige, picturean mo ulit sir. Yo mga sir, so ang gagawin natin, start. Tapos tingnan natin. So, na-erase natin yung fault code. Back tayo. Tingnan natin kung anong panginginig ang meron siya. Tanda rin natin mga sir. Under tayo. Neutral. Under.
panginginig na, di ba? Hanggang dito. Hanggang dito. Malara yan, ah. Hindi ba ganito to dati? Hindi. Minsan malala pa yun. Hanggang pidal. Maganda pa yung ano niya. Ang hatak niya. So okay naman yung idol na yun, ah. Kaya nang anong ko dyan dito? Staking? Hmm. Ayaw bumasa, ayaw bumasa. Kahit sa taas eh. Ang lakas ng init eh. Mahina siguro signal dito. Oo nga. Pag gaano sir, dalawa kayo talagang inig na inig. O di ka may pasahero ka pag mabigat. Oo. Alog oh. Lalo na. Alog. Parang mo ano lang to, engine support lang to. Pinalitan ko na eh. Baka yung iba, kasi tatlo yan, di ba? Mm. Yung transmission at saka yung sa ilalim. Hindi ko alam, di ba? Kapunit na rin siguro. Engine support lang to. Iyanig niya lahat eh. Iyanig eh. Iyanig, engine support lang to. Sa natin na, sir. Pino. Pino yan, sir, pino. Yung ganyan? Hmm. Ito sir, di mo kita pwede hinangin. Bayaran lang ka. Yon, sa kadalasan sa sakyan na ganito, manginig talaga to. Pero dapat hindi gaano malakas. Pag diniinan, mawawala. Ah, nakaano naman pala to, intact. Hindi siya magalaw. Dapat hindi siya gaano malakas. Pag, lalo na pag walang aircon. Baliktad nito eh. Hmm. Pag nag-aircon, okay. Ayun, medyo mataas kasi idling. Mas pino siya pag nag-aircon. Tingnan natin, kasi tingin ko engine support lang. Yung tinamaan. Ayan o. Engine support lang, sir. O yun, pati ano. Pati sa Tambocho, hanggang Tambocho. Yung yug o. Pero normal naman ito pagka ganito. Pagka... Mitsubishi, tingnan natin ito. Yung oil coil, yung, isa-isa. Yung seal ring kasi, sira na rin yan. Ayingin na nga yan. Hmm. Injector, diin. Injector, tatlo. So, wala naman. Goods, so, hinangin lang daw ito. Nilinis to sir, ano? Oo, nilinisan ko na yan, sir. Ilang ito? Binuksan ko nga yan, sir, kasi nanood ako ng vlog mo. Hmm. Yung sabi mo, yung... Ginaganon na. Normal pa rin. Ay, balik ko na naman ito. Wala na rin. Wala na rin. Wala isa. Ito. Mount. Ano yung spark plug gamit mo dito, sir? Iridium, sir. Para sa kong piki yan. No. Pinili ko ng tag ano yan, 850 yung isa. Umahal ka lang. Eh. Pero napupudpud sila mga agad eh. Ano pa lang, wala pa isang buwan. Malakas. Isa-isay natin yan. Sama na si Buboy on the moves. Yun o. No? Ayan. So, yan na. Nahinang natin to. Yan, nilagyan natin ng sharing cable tube. Ito. Yan, isa. Tapos, yung isa dito... Nagluwag ng alternator, sobrang higpit ng belt. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, tensioner, pulley, belt, yan. Isa yan sa magpapanginig na sobra. Pagka may masikip masyado. So, naluwagan na ito mga sir. Sa alternator lang nagluwag. So, medyo masikip. Hindi na siya maalog masyado. Yan. Hindi na gaano. Normal na rito. Sa hood. Tapos sa loob, hindi na gaano ramdam. Kasi sabi ni sir, ramdam daw dati. Pati ano, nagpalit na siya ng engine support. Ramdam daw pati sa cambio gumaganon. So yun hindi na. So testing na lang dumamaya. Pino na siya eh, pino. Ganyan din yung sa Wigo ginamit ko eh. Yan o. Wala talaga siya. Pati ilalim yun. Pino na yan. Lalo pag nag-aircon tayo yan, mas titining ka lalo yan. Alright? ABS na lang yan. Gagawin namin ABS. Yan. Ilalim putol. Sir, so yan na. Kasama ko. Buboy. Gagawin namin yung ABS, nakailaw lagi. Ayan.
Naputol daw nung binaglagay si sir ng ano. Putol. Sagad. Hindi yun. Hindi gagana yun. Sagad oh. Sagad. Okay. So, yun lang. Kaliit oh. Magkano pag binili ito, sir? 9,000 daw yun. 9,000 daw yun. Baklas natin. Ako naman bahala dyan. Uy, pinang ko lang. Yung kasi, pinutol daw ito nung papalit siya. Yun oh. Putol nga naman. Kita yun. Tanggal. Hindi basta-basta kasi yan. Yan oh. Putol. EBS to. So, ayusin natin yan. Yo, what's up mga sir? So, ito na. So, ang pinagawa lang ni sir, pinababa yung ano, nagpapalit lang siya ng ganito. Nung naipapalit niya sa, dyan, sa somewhere in Pasay. Nung pagkapalit niya, ayun, nadali. Eto, putol. Ang masakit, sagad. Okay lang sana kung banda rito. So, nasagad po siya mga sir, ayan. Sagad na sagad, oh. Mahirap na po siya hinangin. So, kung papalitan daw, sabi ng may-ari, nasa 9,000 daw ang offer. Sa original, tama. Mitsubishi kasi medyo mahal ang pyesa niyan. Oxygen sensor pa nga lang, 14,000 ang oxygen sensor niyan. So ito, EBS, tingnan natin kung kaya natin itong anuhan, gawa ng paraan. So hininang na to sa, no, sa pinadalang daw niya sa Maynila, Banawi yata. So bumitaw. Subukan natin kung kaya natin gawin to. Okay? So, bi-bridge natin to. Shoutout ako. Alright, shoutouts! Shoutout. Shoutout sa asawa ko, Ejo. I love you. Ayun eh. Power! Bugbug yan mamaya. Ayan. So, tirahin natin ito mga sir. So, nagpapalit lang daw. Hindi na niya maibalik kasi kung ibalik, natakot na siya. O, nainis. Baka magalit lang daw siya lalo. Ayan. So, wala naman. Ito lang, pinalitan. Naging walang silbi. Nagkaroon pa ng problema. Kapag kagay nagpapalit, preno man yan. Kadalasan kasi sa Toyota naman, Bio sa spring. Pag nagpapalit sila ng spring, nagpapalit ng palinis ng preno, yun, lumalabas yung EBS. Pero minimal, kasi madali lang naman gawin. Huwag lang magiging worst to worst scenario na ganito sagad. Okay? So, ingat kayo pag nagpapagawa kayo ng mga pang gilid, pang preno, ganun. Hindi lang sabihin natin, ano lang naman, preno lang naman yan. Pero may mga sensor yan, kagaya nito, EBS. O, mas mahirap kung yung mas maselan pa. O, ito, isa na sa maselan. Yung sasakyan na to. Okay? Lagyan natin yan. Mga sir, ayan, tanggal na natin. Lumabas na siya, oh. Makapaghinang na tayo dyan, umusli na. Kailangan lang talagang palabasin. Okay. Alright, so tapos na, hininang na natin mga sir. Panghinang natin. Saring kabal tube. Eto na siya. Ayan na. Buo na. So, nakasaring kabal tube. Kanina, mahirap pa itong ano. Oh, ngayon, napakatigas na.
Tigas na yan, di mo na kayang iangat. Ayan na. So, pwede natin i-testing ulit tapos tingnan natin kung mababasa na siya sa scan. Dito ang tornilyo, sana hindi tumama. Ayan. Tapos kahit, yun na. Nagyan ko kasi dito kasi pwedeng itali dito para hindi gumalaw. Tapos dito yung tornilyo, tali na lang dito. Ayan. Pero hindi na siya gagalaw, yun na. Matigas na yan. Sagad yan, mga sir. Sagad, oh. Dito pala, laruin na natin. Oh, pahawak natin sa may-ari. Subukan mo, sir. Sinong mas matibay? Huwag mong gaano tuklapin, ah. Yan, ano lang, tansya lang. Abay, mas maganda pa to kaysa sa original. Okay, good. Yan na, mga sir. Naisalpak na natin. Saan ba yan? Yan. Okay, so higpit na natin to. Tapos tali na lang talaga ito. Lasa lang yun. Yan. EBS? EBS, yan. Ay, wala. Wala naman itong silang tinday. Wala silang tindang book. Ano yung mula yung photo? Okay, so yun na. So, testing natin. Tapos tali. Yo mga sir, testing. Liko kaliwa, liko kanan. Tingnan namin kung umuunat yung ano. Ah, stable pala. Stable naman pala. Ayun o. Okay, liko. Yan. Stable pala eh. Sige. Op, ya. Op. Op, ya. Okay na. Ikot ka ulit sir, kaliwa. Op, ya. Kanan. Sige, kanan. Op, ya, op. Sige, kanan pa, sir. Kanan. Op, ya. Balik. Okay. Pantay, sir. Pantay gulong. Pantay. Yun. Okay. Sige pa, sir. Kulang pa. Op, ya. Okay, pantay na gulong. Naka-under na. Salpak natin yung ano. Angat konti. Baba na, sir. Opo muna. Tingnan natin dyan kung namamatay na. Oo. Okay. Tingnan natin kung namatay na. Yung EBS. Lagi nakailaw. On. On. 3 seconds. Ayun. Patay na. Isa pa. 1, 2, 3, 4 seconds. Okay. Pulido. Pulit natin.